Excuse me, boy. At nagkatawang tao ang berbo o salita. Mula ng pasimula hanggang kay Maria, nananatili siyang salita. Nung literal na magkatawang tao, Lucas 1:35. Dito mababasa yung literal na magkatawang tao, walang Kristo ng mababa, walang anak ng mababa. Babasahin ko. At sumagot ang anghel at sinabi niya sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ang Espiritu Santo, kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak mo ay tatawagin anak ng Diyos. Walang Kristo na buka. Walang anak. Ang tanong ito, bakit ang Espiritu Santo ang bumaba? Bakit? Ano ba gawain ng Espiritu Santo? Ano gawain ito? Ano gawain ng kapangyarihan ng kataas-taasan? Awit. Tingnan nyo. 104:30. Ito gawain ng Espiritu Santo. Ito gawain. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang at binabago ang balat ng lupa. Anong gawain ng espiritu? Siya yung lumalalang. Siya yung kapangyarihan ng kataas-taasan. Sagis yun lang. Palagay natin. 33:4. Sikit. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Ano ang gawain ng Espiritu Santo? Siya yung lumalalang. Siya nagbibigay ng buhay. Kaya ang Espiritu Santo ang bumaba para lalangin si Kristo at atupad ang salita. Ano pa katunayan ng Espiritu ang nagbibigay sa buhay? 1:63. Dito mababasa sa 1:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Sa mga tweet, kaya ang Espiritu sa ito bumaba para buhayin ang ating pakiramdam. Wala pang eksistito. Ngayon, bakit sinabi na ang salita ay Diyos? Bakit sinabi ang salita? Si Kristo ang kasagutin natin. Ano ba sabi ni Kristo? Jesus 1:35. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinasabi kayo'y mga Diyos?
kung tinatawag niyang mga Diyos siya o dinatna ng salita at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, bakit siya tinawag na Diyos? Tinawag siya ng Ama. Tinawag siya ng Diyos. Pero hindi siya pinapakilalang Diyos, kundi tinawag. Ang tanong, si Kristo ba dinatna ng salita? So sa magandang salita, ginawang state of religion ang selling self. So doon, sinagot nga sila ni Jesus, Juan 7:16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsunod sa akin. Sa mga kapatid, si Kristo, isa rin sa tinawag na Diyos na tinatna ng salita. Hindi Diyos na katulad sa Diyos, kundi ang Diyos na tumawag. Yan ang tanong, bakit? Bakit tinawag? Ano ba ang isa sa kahulugan ng Diyos salita? Awit 81 sa inyo na isang kahulugan ng salitang Diyos. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. Tingnan natin kung anong inapit sa kapisanan ng Diyos. Awit 109:1. Purihin ninyo ang Panginoon. Pagsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Ano isa sa kahulugan ng salitang Diyos? Banal. Yan sa talaga ang kanyang katauhan. Tingnan natin ito. Ito ba ang kagustuhan ng Diyos? Epeso 5:1. Kayo ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Ang tanong, paano ang pagtulad sa Diyos? Sa is. Epeso pa rin, di ako lalang. Sa is 11. Sa paano pagtulad sa Diyos? Ang agtiis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalangang diablo. Ano yung pagtulad? May ibibigis ka na kagayakan ng Diyos. Ito yung hinubad mo ni Kristo sa Pilipos 2. Yan ang hinubad niya, yung kagayakan na yan. Anong kagayakan yan na dyan sila magkapantay sa Pilipos 2 sa is? Anong kagayakan? Sa 4, ganun pa rin sa Epeso, 4:24. Ayan. At kayo yung mga grihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Dito talaga nilalang ang tao. At ito, hindi naniniwala sa sinasabi ng kabanalan. Diyan sila. Diyan sila kapantay. Ibo rin din yung ngayon, balik tayo sa salita. Purihin natin. Tapos ko na. Sabi ko sa inyo, bakit siya tinawag na Diyos? Bakit hindi siya isip dito? Puntahan natin ang salita. Nung bumaba siya, na sinasabi yung salita kung ano yan. Ano ba siya? Hebreo 7. Okay, ito lang. Nang magkagayon sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa palunggon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin ko Diyos ang iyong kalooban. Kaya nga tinawag siya salita. Salita. Dahil nasa aklat siya. Kaya, yung sa Kawikaan 1, Kawikaan 8:1, na madalas nilang gamitin to eh, Kawikaan 8:1. Tingnan natin kung sino yung lumabas, yung nailabas, si Kristo ba? Kasi wala namang bumabang anak sa Lucas eh. Sino yung nailabas? 1, hindi ba umiiyak ang karunungan at nilalabas ng unawa ang kanyang tinig? Sa ibang term, ang tinig, salita, yung salita ang nailabas.
salita. Kaya pag binasa mo yan hanggang ibaba, nailagas ako. Wala pa. Yung salita, hindi yung pa-exist. Gabi lang ako. Sige, unang muna, iniulit ko po, no? Ang topic namin, si Kristo hindi existed that time. At si Kristo ay hindi Diyos. So wala akong narinig na sinasabi na si Kristo hindi existed. Okay. Una kong tanong, sabi mo kanina kapatid, ang tawag kay Kristo ay salita. Tama ba? Doon sa verb, doon sa sinabi mong verb ng John 1:1, sino yung salitang dinutukoy doon? Walang sinabing pangalan. Sino nga yung salita? Parang salita yung trate. Yung paru-paro, hindi mo pwedeng tawagin yung uod, hindi mo pwedeng tawagin paru-paro. Kasi uod pa lang. Parang yung ano? Yung langaw. O yung langaw, hindi mo pwedeng tawagin yung langaw. Kung hindi pa naging langaw. Sabi niya kanina, ang salita na, ang tawag na kayo sa salita. So, ginamit niya yung John 1:1, sabi niya, sa pasimula pa, naroon ang verbo, yun yung salita, di ba? Sa pasimula na naroon ang salita, di ba? Ngayon, ang sabi mo kanina, si Kristo yung salita. Yung bang salita na si Kristo, siya ba yung nasa John 1:1 o hindi? Yung salita, siya yung nasa John 1:1. Siya yung nasa John 1:1. Therefore, ano yung salita sa John 1:1? Salita. Diyos mo ba siya o hindi? Diyos mo ba siya o hindi? Sinabi Diyos. Ayun, okay. Isang tanong ko na yun. Pangalawang tanong. Okay. Nung si Kristo ay hindi pa nagkakatawang tao, ano po ang kalagayan niya at nasaan siya? Ayaw mo magano, talata. Okay na magtalata. Talata na para maniwala ka. Bakit nagkatawang tao ang verbo o salita? Ayun talaga yun. Nung wala pa po siya, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, ano po ba ang kalagayan niya at nasaan siya? May coaching pa. Yako na yung nagko-coaching. Ano pa yung kalagayan na? Salita. Diyos. Diyos nga ang salita. Okay. Binaliwanag ko naman kung bakit siya tinawag na Diyos. Diba? Tama. Binaliwanag ko kung bakit siya tinawag na Diyos. Ang nagpaliwanag mismo si Kristo. Bukol ka doon. Okay na. Yung pangaganda na sabi niya. Pakinggan niya. Okay. Pangatlong tanong. Pangatlong lang mas doon. Ayon sa Pilipos, luwag po tayo ng content para naman makita yung kapagyaan natin sa video. Ilalagay sa YouTube. Na-download ba yan? Joke lang. Huwag mo kasama. Okay. Ayon pa lang download yan. Ayon sa Pilipos, 2:5, sabi mo may hinubad si Kristo ron. Ano po ang hinubad ni Kristo doon sa Pilipos 5 sa 2:5 hanggang 6? 2:5 na din, kabanalan. Kabanalan po ba? Pwede po ba natin basahin kung kabanalan ba? Basahin natin. Ang sabi niya, hinubad daw si Kristo ron. Ginamit niya yung Pilipos 2:5 hanggang 6. Kabanalan daw ang hinubad. Yun ang sagot niya. So, nag-request ako, pwede ba natin basahin? Basahin natin. Pilipos 2:5 hanggang 6. Basahin ko ha? Basa, kapatid. 2:5 hanggang 6. Sabi niya, kabanalan. Pilipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng isipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Pasalis, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano yung hinubad? Tuloy mo. Sa city. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Okay na. Hindi ka banalan. Okay. Kamabanag yung binasa. Mag-apat na tanong. Okay. Banalan. Wala pala kaming dapat pagtanong na ito. Sabi mo, hindi nagkatawang tao si Kristo. Diba? Hindi nagkatawang tao yung Kristo. Sino yung Kristo na inanak ni Mama Mary o ni Virgin Maria? Kung hindi yung Jesus. Sino yun? Ang sabi niya yung hindi nagkatawang tao. Ang
sabi ko, ang nagkatawang tao, salita. Ay, salita, okay. Di ba, Marina? Okay, okay. Ang nagkatawang tao. Ah, nagkatawang tao yung salita. Sa ngayon, dahil salita, nagkatawang tao. Tama. Okay. Sino yung salita ayon sa John 1:1? Nung magkatawang tao, tinawag ng Jesus. Ayun, okay. Okay. Salamat. Napakaling. Yan ang nakasulat. Okay. Iba pa tayo sa nakasula. Uling tanong. Ang alimbiyarte yan, ah. Ang ganda, kaibigan. Ang ganda ng mga sagot nito. Okay. Huling tanong. Okay. Dahil si Kristo, okay, ay huwag na lang doon sa sinasabi niyang siya ay umupong sa kalipunan ng mga Diyos. Ano po ba ang pagkakaunawa mo doon sa binasa mo kayo yung mga Diyos at sila ay mga uupong sa kalipunan ng mga Diyos? Ano po bang mga Diyos ang tanutukoy dito? Pwede mo po bang paliwanag sa amin kung sino po yun? Ang sinayit mo doon, ang kaulugan minsan sa kinakapit sa Diyos kay Banal. Banal. Hindi. Sino po yung tinutukoy? Sino yung mga banal tinutukoy ng mga Diyos doon na tinutukoy? Sino po yung tinutukoy? Kumuha ka ng mga talata. Ginamit mo rin yung sinabi niya na kayo yung mga Diyos. Ito yung mga sa Diyos. Yan yung mga, kaya nga paliwanag ko, diba? Ano sabi? Dinat na ng salita. Lahat mula sa ni Moises hanggang mga dinat na nasalita, sila yung mga dinat na nasalita. Ibig sabihin, hindi kasali si Kristo kasi hindi siya dinat na. Kaya nga, sinight ko kung dinat na siya o hindi, di ba? Sabi ko tayo, dinat na. Ah, dinat na. Okay, kasama siya ron. Kaya kung sa kalata, dinat na siya. Okay, okay na, okay na. Kaya pinaliwanan ko. Salamat sa matik, ako na. Salamat sa matik, ako na. Walang kahirap-hirap. Okay, ako naman. Kapatid ikaw taga-basa, ako nagdala na ako ng kote ko kasi mayayaringan ako ng talata nito. Hindi, mga talata lang sa video. Direct sa Bible naman to eh. Sinulat ko naman eh. Okay. Actually, alam ko naman yung mga ano, para hindi ako malikaw. Ang aking isan, matutunayan ko si Kristo, si Kristo Jesus. That was before I existed. 10 minutes? Yes. Okay. Sabihin mo kung ano. Darga, ngalas 12. Okay. So, ang kapatid natin, hindi ko nakita na nagbigay siya ng talata na si Kristo ay hindi existed. Bakos? Napakaganda. Kayo na yung humatol. Okay. Sa aming, ano, sabi ni Kristo, ayon sa talata ng mga Juan, sabi doon, okay. Okay. Last night, kaibigan. Sabi nga ni Jesus, ako'y mula sa itaas. Ako'y nanggaling sa itaas. Galing siya sa taas, sabi ni Jesus. Kung si Kristo ay hindi pa existed noon, sinasabi niya, ako'y mula sa itaas. Galing ako sa Ama. At babalik ako sa Ama. So, napakalinaw sa sinabi ni Jesus. Dahil ayon sa Biblia, si Jesus ay hindi kailanman nagsinungaling. Sabi niya eh, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Napakalinaw. Saan mo? Kaya, ha? So, doon pala nagpapatunay na si Jesus ay basahin natin yung John 6:46 kapatid para malaman natin, okay, puro talata ang gagawin natin kung sabi ng ating kaibigan na pagiging na IAC na si Kristo ba hindi pa nag-existed. That was before, sabihin natin yung sinasabi ni Jesus sa John chapter 6, verse 46, kapatid, basa. Okay, basa. Nakasulat sa aklat ng mga propeta, ang sinang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nagkakilig sa Ama ay... 646 ng Diyan? Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakakita sa Ama. Ayun! Siya pa lang nakakita doon. Nandun pala siya. Existido na siya. Ituloy mo pa yung sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 42. Tingnan mo. Wala na ako kasama ko bilang siya. At as for existent na siya. Kaya nga sabi ng kapatid natin, yung salita daw, si Kristo yun. So existent na. Kasi sabi niya, napasimula, naroon na yung salita. Pero di ba, kung ano ng 8:42, basa. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sa ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nang galing. At hindi ako naparito sa sarili kong kabukuhan, kundi isinubo. Ayun, nananahimik pala sa langit si Kristo, inutusan lang ng Ama para bumaba. Nakita mo na, isas
akin doon eh. Nakahimik pala sa damit eh. Hindi ako naparito. Sinugo ako ng ama. Pero nando doon na siya. Di ba? Nakita mo na. Yes, speedy na. Basa ulit kapatid. Sa John chapter 8 verse 323. Ayan. John 323. Ito mo, nananahimik sa langit, inutusan ng ama. Okay, basa. Samantala, si Juan ay pagpaportismo naman sa inul. Malapit sa salim. John 3.23. John 8.23. Kaya eksistido na siya. Ito ang patunay. Basahin mo kapatid yung Proverbs Proverbs 93. Chapter 8, 27, 31. Proverbs 8, 27, 31. Basahin mo. Ayan, 8, 27 to 31. Ito sabi ng karunungan. 27 to 31. Oh, basa. Nalikain ang mga langit. Ako ay naroon na. Naroon na siya! Baging nang ang hanggana ng langit at lupa'y italaga. Asa siya? Naroon na rin ang kulang ay ilagay. At nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Sa 29, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatay. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos dahil sa sangkasauhan. Ibig sabihin, kaya ko ay nalubos. Jesus Christ is co-equal and co-eternal, God the Father, and co-created, creation, creator, creator, co-creator, co-created tuloy, co-creator, co-equal, co-eternal, and co-creator. Kasama sa gawain, naroon na. Nakita ko na kanina. Diba? Kakasama siya. Ako'y nasa langit. Oras na ba, kapatid? 5 minutes pa. 5 minutes. Ito pa maganda, kapatid. Basahin natin dito sa John 16:28. Ang kasama sa gawain. Okay, basa. 16:28. Okay. Basa. Ako nga, nang galing sa ama ako, galing sa sanlibutan. Ngayon, aalis na ako sa sanlibutan. Ang babalik na sa ama. Ang ganda na sinabi ng Proverbio at pinatutuhanan pa ni Jesus mismo. Ako'y mula sa ama at babalik na sa ama. Diba? Asan nga? Ako'y naparito dahil sinubo ako. Anak, kumaba ako. Sino? Napakalinaw. Siya sa galing. Ako'y tagalawin. Kayo'y tagaibaba. Ako'y tagaitaas. Ano ngayon yan? Diba? At bilang Diyos si Kristo, mamaya naman, siyempre, 5 minutes pa ako, eto ngayon ang babasagin niya. Ang Diyos, mayroong trono. Si Kristo, may trono din. Ang Diyos, may kaharian. Si Kristo, may kaharian din. Yan ngayon ang babasagin niya. Sabi ni Kristo, kayo'y kasama kong uupo sa aking trono. Ama, may trono si Kristo. Eh, saan siya? Sabi niya, ako'y tagalangit. Saan yung trono ni Kristo? Sa langit. Sabi niya, at ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Kristo, iisa lang. Hindi makakapasok sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang mga bla bla bla. Nakita mo na? Walang pati may nabasihan para hindi natin kilalanin si Kristo at ang Diyos. At sabi pa rin sa Revelation, at nakita si Jesus katabi ng kanyang trono, katabi ng Diyos sa kaupo sa kanyang trono.
At sinamba nila ang nakaupo sa trono at ang kordero. Tama? Dalawa yung sinamba rin, yung nakaupo ang ama at saka yung kordero, sinamba rin doon, na nakaupo pareha sa trono. Paano natin ngayon pasusumalian? May kaharian si Cristo. Ang aking kaharian ay hindi sa lupa na ito. Dapat sana pinaglaban ako ng aking mga nasasakupan, mga alagad. Saan siya? Doon sa langit. Sapagkat ako'y taga-langit, kayo'y taga-ibaba. Walang kaharian si Cristo na hindi kaharian ng Ama. Dahil ang kaharian ng Ama at ni Cristo ay isa. Basahin mo ang Pilipos, Kateso 5.5. Patutunayan ko ang kaharian ng Cristo at kaharian ng Diyos ay isa lang. Basahin mo ang Kateso 5.5. Basa ang kapatid. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at yung walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ayun! Ang taong nakikiabit. Ayan! Kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ang kasamahan ay ng pagsamba sa Diyos. Nakita niyo na, ha? Walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Hindi po bumaba ang Holy Spirit doon. Ang sinabi doon, lililiman. Hindi sinabing bababa. Basahin mo, kapatid. Basahin mo, basahin mo. Pero, at sumagot ang anghel. At sinabi niya, bababa sa iyo. Oh, sige, tuloy mo. Ha? Sa ibang salin, tingnan natin. Oh, sige, letra po letra. Letra po letra. Bababa sa iyo. Oh, okay. At sa iyo, ang Espiritu Santo. Oh. At lililiman ka. Ayun. Bababa. Hindi mo hindi bababa. Wala ko sinabi. Ang sinabi ko, lililiman. Okay. Ang bababa. Ito. Okay. Ito. Ang bababa. The Holy Spirit. Oh, tama. At lililiman. Ang tanong mo. Asan ang anak? Asan ang anak? Bakit? Asan yung anak? Asan yung anak? Ito yung anak, ako babasa. Di ba? Bababa yung Holy Spirit, hindi ko tinututulan niya. Oh. Pero ang nakilililin. Ang tanong ko ito ha, ang tanong ko ha, oh. Bakit ang Holy Spirit ang bumaba? Bakit ang Holy Spirit? Okay. Ito yung anak. Okay. At narito, asan na silang binasa mo? Ito yung Grigo eh. Eh si Juan naman ito tinutukoy dito eh. Ano naging si Juan yan? At ayan o! Asan? At sinabi ni Maria. Kausap si Maria. Oh, okay, babasahin natin. Kasi yung Elizabeth ang nakita ko eh. Babasahin natin. Bababa ang Holy Spirit at nililiman. And the Holy Spirit overshadow you. Okay, saan yan? At sumagot ang anghel. At sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay ay ipapanganak at tatawagin anak ng Diyos pinutol niya. Ang tanong po, bakit ang Espiritu Santo bumaba? Walang problema. Meron kami tinatayo. Asan yung anak? Asan yung anak? Ipapanganak niya yung Holy Spirit magiging magkakatawang tao at tatawagin anak na kita. Ibig mo sabihin yung Holy Spirit siya yung si Kristo. Walang problema. Okay. This is what I'm sabihin. Tama na. Ang Espiritu dyan, walang problema. Same God, same Spirit, same Lord. Sabi ni San Pablo. Iisa lang yan. Kung ano yung Espiritu Santo, ganun din yung katangian. Dahil paliwanag, alam ko lang tinatanong ko, bakit hindi bumaba ang anak? Walang problema. Hindi bumaba ang anak. Ang anak mismo ang bumaba at tatawagin Emmanuel. Babasahin ko. At tatawagin Emmanuel. Naubos mo lang ang oras ito. Espiritu Santo, bumaba, maliwanag. Walang problema. Bumaba ang Espiritu Santo. Walang problema. Pero, yung sabi mo, existido na. Sumanak ba? Bumaba ang Espiritu Santo. Bumaba ang Espiritu Santo. Ito muna. Sagot ka ba? Nililimat. Ito muna. Nililimat. At, ito muna. At, ano nangyari? Pakinggan niyo muna. Bumaba ang Espiritu Santo. Nililimat si Mama Mary. At, ipanganganak mo ang anak ng Diyos. Hindi yung anak ng Diyos. Hindi yung Diyos. Diyos pa rin siya. Kahit siya'y naging tao. Hindi Diyos yung inubado. No. Oh. Kahit siya'y naging tao. Ligtas sa pagiging tao ni Kristo. Ang tatka Diyos. Silip ka.
Colossians 1:19. Basahin mo nga yung Colossians 1:19 para manakita nito. Colossians 1:19. Para matuto. Colossians 1:19. Kinatanggap mo, may pagkakataon. Wala problema! Hindi pagkakataon ang hinubad. Hindi literal ang hinubad din ang Diyos. Ang pangababa. Hindi yan. Anong hinubad? Hindi. Walang hinubad doon. Kaya Papasahin lang niya. Hindi literal ang tinanggal. Ano ka na? Ang tinaibig sabihin ng pagkaubad dyan, yung pagiging mababang loob niya. Ang dayang yung pagkadyos eh. Ito marunong. Okay, kaya na lang ang loob din. Ang dayang mga magpagkumami ay ibang mo niya. Okay, pagbigyan na natin. Ito, tatanong ko sa'yo. Tatanong ko sa'yo. 1.17.5. Gawin mo ng 3. Mamaya, makikita mo yan. 1.17.5. Ano sabi? Kasi pinapatunayan mo na si Cristo eh, existido na, di ba? 1.17.5. Dito, makikita mo sa 1.17.5. Eto na. Sasagutin mo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo. Ako sa iyo rin ang kaluwalhati ng aking tinamo. Bago pa ang salibutan ay naging gayon. Di ba? Okay. Literal po, symbolical. Okay. Literal, basahin mo dyan agad. Ama, sabi, inibig mo para ako bago pa ligain ang salibutan. Therefore, sa salatang binigay niya, existed na si Kristo. That was before. Ikaw na rin ang sumagot sa tanong. Nagkamali ka lang. Sabi siya, tres na lutin mo. Pangapat na tanong. Nagkamali siya. Ang sasabihin ko sa'yo, hindi na tira niya simbolikan. Bakit? Mamaya ka sumagot. May mababasa. Pag may nang ito na. Binanggit mo. 23, iakit mo. Ano ang nailabas dyan? Hindi ito umasa. Kawikaan. Hirap pagka hindi nag-aaral talaga. Sige. Otyo. Ang sabi mo, kasama ng... Hindi ako may sabi, binasa ko. Binasa mo? May nabasa ka ba sa kawikaan mula 1 hanggang 32? Anak, yung karunungan si Kristo ang karunungan diyan na tinutukoy. 1 Corinto 1:24. Ano ang nailabas? Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Anong nailabas? Hindi, ang ano pala, anak, yung sinasabi ko anak, ano? Anak. May nabasang anak. Anak sa dito sa kawikaan. Sa'yo ang tinutukoy diyan yung karunungan. Si Kristo yon, dahil si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang nabasang anak. Kaya ang sinabi ko, ang karunungan, wala kang nabasa. Ang karunungan tinutukoy doon, yun yung Kristo, yun yung anak ng Diyos. Pero wala kang nabasa doon. Wala kang, pero yung karunungan na binabasa ng Diyos. Wala, anak. Walang nabasa. Walang problema. Basta ang tinutukoy dyan, yung karunungan doon, yung lima tayo, puso tayo sa lima. Limang tanong. Tanong, last question. Ang sabi mo, si Kristo, Go equal. Go creator. Ha? Kasamang lumalalang. Kaya sabi naman ito,
Sa Biblia ba mababasa ang lumalalang anak o espiritu? Meron! Espiritu Santo, literal ha? Meron! Literal! Yung binasa mo kay Hob, at nilalang ako ng espiritu mo, sabi ni Hob. Ayan, ikaw na lang sinasabi ka ha? Ang pinag-awit, 104, 30, Hob, 33. O, ayan, naglalala. Meron, nag-umpisa tayo, awit, 104, 30. Naglalalang espiritu, nabasa mo, di ba? Espiritu! Sige, sana lang nabasa ko, naglalalang din. Sige. Sige. Ang tanong ko, anak ba lumalalang? Lumalalang din yung anak. Basa, Hebreo 1, 8 hanggang 13. Babasa ka. 8 hanggang 13. Sabi ng ama sa anak. Ayan, pakinggan mo ah. 8 muna. Hebreo 1, 8. Yung espiritu lumalalang. Yan 23. Si David ang kausap niya. Ulit tungkol sa anak ay sinabi niya. Ang iyong puno o Diyos ay magpakailanman ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungan iyong mahal, sama-samay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, ang pasimulay, nilikha mo asan ni Batal. Ang kamay mo siyang kumawa. Ayo, nabasa mo sa GIF. Sa GIF nasa. Panginoon, di ba? Hindi ako tanongin mo magsasabi. Palo ako. Ang pinasa mo, Hebreo. Di ba? Ako kayo. Awit 104:30. Okay. Ang layo ah. Tumalong ka. Tinanong mo anong talata mababasa yung anak na ito. Kasi dito sa awit, nagtanong ka eh. Walang problema dyan. Ang tanong mo, yung anak ba man lang naglalalang din? Ang tanong mo yung anak ba naglalalang? Hindi pumasa ko ng talata. Meron. Sagot niya. Bakit nagtanong ko na? Hello, okay na. Nasagot na. Wala ka na mapanak. Wala na. Okay na. Wala na. Sige, 10 minutes ulit. Uli. Kalalawa. Isa pa lang ako. Isa pa lang isa. Kalalawa niya ito. Dinig ako. Kalalawa. Kalalawa. Ulit niya. Kanina, ang sabi niya, ang 1:17:5 el literal. Dito, pakikita ko sa inyo na ang ating kasama hindi niya na, ito'y simbolikal. Ano katunayang ito, simbolikal? Ito, babasahin ko sa inyo na katunayan na yung 17:5 simbolikal. Hindi makasabi sa inyo yung moderator natin. Ito. 7:39 na magpapatunay sa 1:17:5 na magpapatunay na sa 1:17:5 hindi literal, symbolical. Ito katunayan 7:39 ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Tatanggapin ng mga magsisampalataya sa kanya sapagkat hindi pa'y pinagkakaloob ang Espiritu. Ito na. Sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Letra for letra. Ibig sabihin, si Kristo dun sa 17:5 nang binabanggit niluluwalhati na bago pang sanlibutan. Symbolical. Dahil makikita mo sa 7:39, si Kristo hindi pa niluluwalhati. Ayun. Hindi pa niluluwalhati. Eh, ang tanong, ganito. Yung literal na pagluwalhati, kailan niya natanggap? Kailan niya tinanggap yung literal na luwalhati? Ito. Wala, dapat ipopos natin yan sa ano ha, sister ha. Walang dilik-dilik yan ha. Walang dilik-dilik yan ha. Okay. Nakaibigan, walang dilik-dilik yan.
Walang dinidinig ko. Sige, tagal ah. Hindi ko maayaw. Hindi, unang-una, abang nag-aanap, dilip ako rito, matapang. Di ba? Matapang, wala ba ng dibate? Oo, yung ibang mga minahamon niya, ayaw lumaban sa kanya. Ako, lumalaban ako ng dibate kahit sino. Ano na naligyan yung dalawa, boss? Ha? Ano na naligyan? Kapit ako siya INC. Ano kayo? Kapit ako siya INC. Dilip ako dito, matapang talaga. Kaya tandin yan, yung kanyang argumento. Hindi ka gaya iba, magaling lang sa MD. Pagdating sa personal debate, wala na, tatalikod na. Ito, matibay itong si brother Daniel Mesaksep lang Abednego pa, ginamit pa yung... Ayun! Salamat! Ano, kita na! Ito na! Oo, ano sabi? Sige. Ito yung literal na sinasabi ko. Saan na? Kaya doon sa 7:39, si Jesus hindi pa niluluwala. Ito yung literal na tinanggap niya yung pagluwalhati. Sa 7, hindi pa niluluwalhati. Ikalawang Pedro, 1:17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama. Tumanggap. Nang karangalan at kaluwalhatian. Ayan ang pagtanggap. Kailan? Dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya pong pinalunod. Yan ang literal. Nang dumating ang tinig, doon niya tinanggap ang kaluwalhatian. Letra po letra. Letra po letra. Doon lang siya nila pala. Okay na. Wave ko na. Mamaya, babasahin ako na magtatanong. Yung kaluwalhatian na yan, nakita na yun ay saya sa Old Testament pa. Magugulat ako, tingnan mo, babasa ko ng talata. Sa Old Testament pa, sabi mo doon sa John 7:34, hindi pa niluwalhati si Jesus. Ano na una? Yung John 7 o yung John 17:5? 17 sabi mo doon sa 7 nabigay ka una 17:5 di ba? Doon niluwalhati na siya. Sa John 7 hindi pa. Ano ang nauna? Yung John 7 o yung John 17? John 7. Okay. Hindi pa siya niluwalhati ron. Hindi pa. Pero nung dumating na sa 17, niluwalhati na. Okay. Pero, okay. Ang tanong eh, ito eh. Siya magtatanong. Hindi, pero papaliwanag ko kasi kanina nagpapaliwanag. Ako naman nakakaliwanag. So sa 7, hindi pa niluluwalhati. Yung 17, ang binabanggit noon, bago pa nalangin ang sanlibutan. Yung 7, dito na siya noon eh. So malinaw. Okay, nung bago pa nalangin yung sanlibutan, niluwalhati na si Jesus. Ang sabi ko doon, symbolical, di ba? Symbolical. Pero ikaw nagsabi literal. Oo, nababasa. Pero, nababasa ko sa'yo, hindi pa. Pero nababasa ko kasi niluwalhati siya. Pero nabasa sa 17:5, niluwalhati siya ron. Pero symbolical. Niluwalhati siya, symbolical. Pero symbolical. Okay, symbolical daw yun. Tingnan natin mamaya. Okay, pangalawang tanong. Kung si Kristo, pangalawang tanong. Medyo, para madaling tanong, madaling sa atin. Dahil sabi mo, si Kristo ay hindi Diyos. Yeah. Mayroon bang talata na sinasabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos? Ang sabi niya, dinabit ko, ang paliwanag, si Kristo mismo nagpaliwanag, Gis 39, pinatawad ng Diyos, na Diyos. Yung dinat na nasalita. Kasama si Mr. Ron. Kasama. Okay. 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 Iba yung pag-ibig ko sa sabi mo. Okay na. Dahil pinaliwanag ko kayo, ang isang Diyos sa kahulugan, sa banalan. Okay. Mamaya ilinipat ko yung Diyos na tinutukoy. Mamaya meron ako sinita sa mga Epeso. Number 3. Na magpakabanal kayo. Okay. Diba sa Epeso? Sa mga kapatid. Sa lahat ng talatang binasa ko na dyan, sa
mga ibang Kristuhan, sa kayong kana si Kristo ay tagalangin at hindi talaga tagalangin pa. Naman, doon siya galing. Ayun! Doon siya galing. Okay. Saan siya galing? Babasahin ko. Kanina nagbasa kayo. Babasahin ko. Tama ba? Nagbasa siya. Okay. Babasahin ko. Kung bakit siya galing sa langit. Galing siya sa langit. Dahil. Dahil siya galing. Dahil siya galing sa langit. Kung bakit siya tagalangin. Nasumpungan siya, nagdadalang tao. Ito, Mama Mary. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, tagalangit. Ngayon, kaya ito, pakikita ko sa'yo. Hindi, magbasa lang ako, ha? Pakipakita ito. Una, ano, babasa. Ito. Kaya dito, sa stress, pabor sa'yo ito eh. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Di ba? Hindi ako may sabi, yung mga mga mo. Alin man sa lahat ng bagay hindi ginawa, kung wala siya. Bakit? Dahil yung Espiritu Santo, kagaya nung sinabi ko sa'yo, awit 103:30 na pinanggalingan ni si Kristo, siya yung lumalalang. Ah, yung pala, ibig sabihin, yung Kristo ng Holy Spirit na nalalang. Hindi, doon siya galing. Ang sinasabi ko, yung nananalaytay kay Kristo na tao, yun, saan galing? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa mga katuloy, ang tinutukoy doon sa 1:1-3, yung pinanggalingan ng Kristo na lumalalang. So, ibig sabihin siya ba si Kristo pala Holy Spirit? Tama? Hindi. Salita. Doon siya galing. Nakatalang tao yun. Tama? Doon siya galing. Tama, oh, yun. O, di ba? Sa pamamagitan nga ng Espiritu eh. Oo, tinutukoy. Yung salita, siya yun si Kristo. Tama. Nakatalang tao yun. Yung salita. Oo, nakatalang tao. Sino yung nakatalang tao? Si Kristo. Okay. Yung salita, doon sa January, Diyos pa yun hindi. Sagot ni Kristo pa rin. 1:35. Sumagot na kayo. Kaya tinawag na Diyos eh. Ah, okay. Kaya nang tinawag. Okay. Yung tinawag na lang salita, tinatawag tayo. Ngayon, pagtatanggapin natin, hinahat sila Diyos. Ang dami yung Diyos yan. Di ba? Okay. Proceed na tayo. Number 4. Stop! Ako magsasabi, stop!